Magandang araw sa inyo mga ka-SOL, and I'm back for our lesson 4 of book 3. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay effective evangelism. Alam niyo po ba na si Jesus pala ay mag-evangelize? And that is what I am going to teach to you, no, today, na si Jesus po pala, Jesus himself, no, evangelize. Tingnan po natin, no, ang ating pong teksto ay dito sa John chapter 4 verse 39. Ang sabi po dito, many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Sino po ito? The Samaritan woman. And for this afternoon, dito po iikot ang ating pag-aaral, the encounter of Jesus with the Samaritan woman. At ito pong pagkakataon nito, makikita natin na si Jesus mismo ay nag-evangelize. So let us take the objectives of this lesson are the following. Number one, to preach the gospel without showing partiality. No, para po maipahayag ang salita ng Diyos nang wala pong kinikilingan. Pangalawa, to practice humility and service within the evangelistic process. No? Dahil kailangan po talaga ang humility dinidisplay natin, lalo na pag pinapakilala po natin ang mabuting balita. And pangatlo, to learn some biblical principles of evangelism by looking at the examples of Jesus. And this time, si Jesus po ang bida. Siya ang magbibigay sa atin ng example kung paano po tayo best makakapag-evangelize. No? At dito ko po naintindihan, lalo, na nagkaroon po ng authority, lalo sa akin, no? Yung sinabing, go and preach the gospel, no? Baptizing them, no? With baptizing them with the Father and the Son, the Holy Spirit. So, yan pong great commission na yan, no? Hindi lamang po yan iniwan na utos sa atin bago po pumanik si Jesus sa langit. But as we see this story, ay talaga pong Jesus himself evangelize. So, tingnan po natin. Jesus showed us how to evangelize effectively through his encounter with the Samaritan woman. At ito po ay makikita sa John chapter 4, verses 1 hanggang verse 42. Thus, we are also asked to evangelize before he ascended to heaven. No? Yun nga po yung per Matthew chapter 28, verses 19 hanggang 20. So, sino nga po ba itong mga Samaritano na ito? No? And why did the Jews don't want to be with them? Bakit po ang mga Hudyo ayaw sa kanila? Tingnan po natin. The quarrels and the resentment between the Jews and the Samaritans were intense in those days, nung panahon po ni Jesus. No? Talagang meron silang wall. Merong wall na nagde-divide sa kanila between the Jews and the Samaritans. Bakit nga po ba? The Jews viewed Samaritans as impure because they had mixed with the Babylonians. Ayun pala. So ito po palang mga Hudyo na ito ay nakapag-asawa ng mga taga-Babylon. And that is why they were considered impure. Dahil syempre po kung matatandaan ninyo, no, ang gusto ng mga Hudyo, ang mapangasawa nila ay pa Hudyo lang. Subalit siguro nung during the exile, nakapangasawa po sila ng mga taga-Babylon, kaya po pagbalik nila doon sa kanilang bayan, no, sa Israel, eh ang turing na sa kanila ay hindi na ganoon ka-pure. Okay? Kaya po that is their reason, no? So they neither traveled through the cities nor greeted them. Ni hindi po sila pumupunta sa lugar ng mga Samaritano or binabati man lang sila, no? So sa pagkakataon pong ito, Jesus, he traveled through the city of Samaria.
Okay? He taught us that the value of a soul is greater than all racial or social prejudice. Okay? Making the two one and had developed had destroyed the barrier that divides between this Jew and the Samaritan. So, yung mga traditions po na kinagawian ng mga Hudyo ng pag-iwas nila sa mga Samaritana, no, sa mga Samaritan people ay dito po nilabag, no? Hindi po sinunod ni Jesus. Malalaman natin, no? Dito sa story na to. Without prejudice, he approached those who others view negatively. Kahit na ang tingin po ng mga Hudyo sa mga Samaritana, sa mga Samaritan people, ay mga negative people, no? Mga hindi dapat pakitunguan si Jesus po mismo, no? Ang nagbali nito. Okay? Remember, no? Ganito naman po ang ginawa niya. He left his throne of glory to take the form of man. Tandaan po natin yan, ano? Siya po ay iniwan niya, no? Yung karamihan, no? Yung sarap doon sa kaharian niya sa kalangitan upang magkatawang tao dito, upang mamuhay bilang isang pangkaraniwang tao. Okay? Upang ang lahat po ay maligtas. He came to this world humble, no? At siya po ay pumunta rito para ang lahat po ay maligtas. Walang kinikilingan, no? Lahat po ng tao. For the Son of Man has come to save that which was lost. Ang sabi po yan sa Matthew chapter 18, verse 11. He acted out of love for those who had no hope. Si Jesus po napunta dito para doon sa maulang pag-asa, para sa mga makasalanan, no, sa mga iniiwasang ibang tao. Siya po ay nandito para sa ato. Okay? So tingnan natin, pag nag-evangelize po tayo, kailangan makapag-umpisa tayo ng magandang salita, no? Minsan nag-iisip tayo, paano kaya yung aking pag-uumpisa, no? Kapag in-evangelize ko yung aking best friend, kapag in-evangelize ko yung aking patay. And that is what you call breaking the ice, no? To be able to open up a conversation. Paano po tayo mag-open up ng conversation? How are you going to open up a conversation with a person with whom you want to bring, no, to Jesus, with whom you want to evangelize? Tingnan po natin kung paano ginawa ni Jesus, ha, sa John chapter 4, verse 4. Sabi dito, now, he had gone through Samaria. No? He had to go through Samaria. Okay? Verse 5, so, he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. So, mag-isa lang po si Jesus doon, no? So, nung nakita niya po na nag-iigib na ang Samaritana, sabi niya, "Maaari bang bigyan mo ako ng tubig?" Sumagot ang Samaritana sa kanya, no? "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" So, nagtaka siya, no? "Iniiwasan niyo kami ngayon. Bakit ka humingi ng tubig sa akin?" But that was the way how Jesus broke the ice. Doon siya nagsimula, no, sa paghingi ng tubig, sa pag-evangelize dito sa Samaritan woman na ito. So, tingnan natin. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is
that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. So, napakilala na siya. Kung kilala mo lang kung sino ang humihingi sa'yo ng tubig, ay ikaw pa yung hihingi sa kanya, sapagkat sa kanya nang gagaling ang tubig ng buhay. Diba? Yun ang sabi, nagpakilala siya. Ngayon, sabi naman ng Samaritano sa kanya, Sir, where can you get this living water? Saan pa kukuha? Are you greater than our father Jacob? Mas mahigit ka pa ba sa amin? Ninunong si Jacob. Are you, no? Do you have anything to draw water? Sabi niya, di ba? Mas mahigit ka pa ba sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balon na ito? Okay? So, anong nangyari dito sa breaking the ice ni Jesus? Talagang naka-break siya. Bakit? Namangha sa kanya yung Samaritano. Kasi, bakit ka sa akin hiningi? No? Of all the people, bakit sa akin ka pa manghihingi? Di ba't iniiwasan niyo kami? Pero this time, talagang ipinakilala ni Jesus kung sino siya. Tahasan niya nung sinabi na, no, sa akin, nanggagaling, no, kung kilala mo lang ako, no, ikaw pa yung hihingi ng tubig sa akin. So, the Samaritan woman was surprised that a Jew asked her for water, yun yung number one. No? Ganun niya na-break yung ice, ganun siya nakapag-start ng communication. She became interested with Jesus who presented to be greater than Jacob. Pinakilala niya yung sarili niya, no? Na mas mahigit pa sa ninuno nilang si Jacob na nag-iwan ng well na yon. And she thought that Jesus was thirsty for water. No? Akala niya talagang nauuhaw si Jesus. Hindi niya alam. Si Jesus that time ay nauuhaw sa kanyang kaligtasan. Okay? So, makita natin sa verse 13, ituloy natin yung kanilang pagpapalitan ng komunikasyon. Sabi ni Jesus, everyone who drinks this water will be thirsty again. Sabi niya, lahat ng nag-iigib dyan, no, mauuhaw muli. But whoever drinks the water I give them will never thirst. No? Ang sino mang uminom doon sa tubig na ibinibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. So, anong ibig sabihin nito? No? The water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Mamaya po, no? Titingnan natin kung ano yung impact nito na sinabi niya. No? Na yung tubig na iniigib mo, balik-balik ka dyan. Okay? Lagi kang mauupa. Pero pag ako na nagbigay ng tubig sa'yo, hindi ka na maling mauupa. See, the woman said to him, Sir, give me this water so I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Bigyan mo po ako niyan. Parang hindi na ako pabalik-balik dito, sabi niya. Ang sagot ni Jesus, Go! Call your husband and come back. So nakita niyo po, no? Nung ni-recognize na ng babae yung sinabi ni Jesus na siya nga ang pinagmumulan ng tubig na kung saan kapag siya ay uminom nito, hindi na siya muling mauupaw. No? At sinabi niya, sige po, bigyan niyo po ako niyan. No? Ibig sabihin, in-acknowledge na niya si Jesus. Siya ang pinagmulan ng tubig ng buhay. At pagkatapos nun, ang sabi niya, Go! Call your husband. Ganun po ang intention ni Jesus. After maunawaan natin, encourage natin, i-acknowledge natin siya as the water in our life na siya yung kailangan natin na pinagmulan ng buhay, ang susunod po nito, no? Ay ipapatawag niya or ang kaligtasan po ay dadaloy na sa pamilya because Jesus loves the family. Sige natin, no? Jesus said to her, no? You are right. Kasi ang sabi ng Samaritana, I have no husband, she replied, no?
Sabi naman ni Jesus, you are right when you say you have no husband. The fact is, you had 5 husbands. Naku, alam ni Jesus, yung nakaraan niya. You had 5 husbands. And the man you now have is not your husband. Ang pinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. No? What you have just said is correct, is true. Yun na sabi niya sa kanya. Actually, the Samaritan woman was trying to hide what he was doing. Kaya nga sinabi niya, no? I don't have any husband. Okay? Pero sabi niya, so stop na ka. Dahil ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Subalit ikaw ay nakalima ng asawa. Kaya ang sagot sa kanya, sir, I can see that you are a prophet. No? Nakikita ko na ikaw ay isang propeta. So, yan yung encounter ng Samaritan at si Jesus. No? Yan yung first part. So, tingnan natin. Sa encounter nilang dalawa na ito, what are the principles of evangelism na ipinakita, no? Ipinortray ni Jesus nang siya ay nag-evangelize dito sa Samaritan woman. Everything that took place in Jesus' life showed a very good example for us to follow. Para po sundan natin, his encounter with the Samaritan woman left us 3 great principles we should follow when we evangelize. Dapat daw po natin ito sundin pag nag-evangelize. At ano po ito? Number 1, make every person feel important. Ayan. So, pinakita dito ni Jesus kung paano pinahalagahan niya ang babaeng Samaritana. Sa papaanong paraan po? Eh, hindi ba nga outcast sila? Hindi sila pinapansin ng mga Hudyo. Subalit this time, no, talagang si Jesus, sinadya pa niya talaga na maiwan dito sa balon na ito, na kung saan alam niya, eh, lugar po ito ng Samaria. So definitely, may mga darating po rito mga Samaritana, mga Samaritan people. At ang ginawa po niya, binigyan niya ng importansya ang babaeng Samaritana. Bakit? Sila, hindi sila pinapansin, subalit si Jesus, pinansin siya at nanghingi pa ng tubig sa kanya. Take note, no? Making others feel importance is essential to the aspect of evangelism. Kailangan po maramdaman ng ating ini-evangelize na sila po ay importante sa atin. Okay? At tayo intentionally ay nangikipag-usap sa kanila sapagkat tayo ay may gustong ipahayag sa kanila kamukha ng ginawa po ni Jesus. Number 2 principle, awaken the person's curiosity. Ayan, no? Yung pagiging curious ng Samaritana, no? Talaga pong yun ay ginising ni Jesus at papaano niya po ginawa yun, no? When we share the gospel, we should awake the people's desire to receive more from the Word of God. Paano niya ginawa yun? Kasi sinabi niya, no? Sinabi niya, kung kilala mo lang kung sino itong nanghihingi ng tubig sa'yo, ikaw pa, no? Ang manghihingi sa kanya sapagkat sa kanya nagmumula ang tubig na nagbibigay. So, because of these words from Jesus, nag-interesado siya. Ha? Mas sikat ka pa ba? Mas mahigit ka pa ba? Kesa sa akin ninunong si Jacob? No? Na siya yung nag-iwan itong well na ito? Ang sinasabi mo na may tubig ka, no? Na ibibigay? So, nakita natin, ano? Talagang aginising ni Jesus yung pagiging curious nitong Samaritan woman na ito. At ganoon po tayo pag nagpresent tayo sa ating mga ini-evangelize. Kailangan po silang maging interesado sa mga sasabihin natin. Okay? Katulad ng ginawa ni Jesus.
And pangatlo po na prinsipyo nitong evangelism as shown by Jesus is meet their needs. Paano po minit ni Jesus ang need ng Samaritana? He pointed out to the woman that the answer for her need can be found in Him. Kasi ang sabi niya eh, no? Everyone who drinks in this well will be thirsty again. No? Parang sinasabi niya, pumunta ka dyan, eager, uwi, pag okay ka na. O, pag nauuhaw ka na naman, igib ka na naman, tapos uwi. Samantalang ang sabi ni Jesus, pag ako ang bibigay ng tubig sa'yo, hindi ka tulong pa. And let me tell you the deeper meaning of these principles, no, na ipinahahayag ni Jesus dito sa babaeng Samaritana. Makikita po natin that further, principles of the Lord spoke about with the Samaritan woman. Itinuro niya po kung paanong ang Diyos ay dapat i-regard sa buhay at merong salvation. Tinuro niya rin na ang salvation po, ang Diyos ay gusto niya ang pamilya ay ma-save, no? At kung paano po siya, kung paano pong ang Diyos ay gusto niyang purihin siya ng mga tao. Tingnan natin kung paano nangyari ito, no? Paanong ipinakilala ni Jesus sa Samaritana na ito? Kung paanong tayong mga believer, ano dapat yung regard natin sa Diyos? The woman used to drink from the wrong fountain, which the traditional religion can offer of God, which can last only for a short time. And Jesus offers the true fountain, no? Where if we drink from it, we will no longer be slaves to traditions. We need to know the true God. Eh, yun nga po yung sabi niya. Pag yung iniibig mong tubig, no, lagi kang nauuhaw dyan. Kasi, gano'n naman po talaga tayo eh, no? Most of the people na talagang hindi pa po talagang totoong nakakakilala at walang relasyon sa Panginoon, ganito po ang trato nila sa Diyos, no? Igib, uwi. Pag nangangailangan na naman, igib, uwi. But in this particular scenario, tinuruan po ni Jesus ang Samaritana. Eh, kasi hindi ganyan yung trato, no? Ah, kapag ka tinrato mo ang Panginoon na talagang your Lord, no? Your Savior, kasi pag sinabing Lord, siya yung nasusunod. Pag siya yung nasusunod at kinilala mo siyang Diyos ng buhay mo, ay naalam mo na siya yung pinagmumuran lahat ng blessing. Now, ano yung mali sa ginagawa ng Samaritana? Kasi nga, di ba? Iigib siya, uuwi siya. Na ang ibig sabihin, kumbaga, madalas po ang tao pumupunta sa Panginoon kapag ka may pangangailangan sila. Kapag ka may isusunod sila. No? How do we regard God in our life? How do we treat God in our life? Papaano po? Dito sa pagkakataon na to, very subtle, itinuro ni Jesus kung papaano po, no, tayo ay dapat mag-trato sa atin. No? Dapat hindi tayo user. Kasi kung minsan, user ang mga tao eh. Pupunta kay Lord pag may kailangan. Kaya nga yun, sabi ni Jesus eh, di ba? O eh yan, itubig na iniigib mo. O pagka nauho ka na naman, naubos na yung iniigib mo, babalik ka na naman. Tapos uwi. Igib. Uwi. Pero sabi ni Jesus, ako ang nagbibigay, no? So we have to regard Jesus as our Lord. Our Lord and our Savior. Pag Lord po, no? Talagang sinusunod. Naalam po anong gusto. And by doing that, hindi na po natin kailangan humingi sa kanya. No? Diba? Kaya nga yung mga words of life, no?
Mawawala po yan sa atin once na kinilala natin nang tama ang Panginoon sa buhay natin. Once na tayo ay nagkaroon ng tamang honoring and respect dito sa Panginoon na sinasabi dito ni Jesus. Diba? Dapat hindi po tayo lalapit sa Panginoon whenever, Lord, tingin ito, tingin noon, eh hindi na po siya nagiging Panginoon. Tingin noon na po nangyayari sa atin. And which is, dito sa particular scenario na po, tinuro niya kung papaano po, no, ang tao dapat i-regard ang Panginoon. Now, sinabi niya rin yung tungkol sa salvation. No? Na siya lang, no? Siya yung magbibigay ng sa kanya manggagaling yung tubig ng buhay. As if, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. She knew that Jesus is the fountain of life. Tinanggap niya eh, di ba? Sinabi niya eh, naniwala siya kay Jesus eh. Di ba? At nagkaroon siya ng personal decision. Iyan lang po sa totoong buhay, no? Yung pagtanggap po natin sa Panginoon, minsan nagkakaroon tayo ng arguments dito. Bakit? Pagkatapos po ng pagtanggap, minsan may mga persecutions around. Minsan, yung pag-aalinlangan tayo dahil meron tayong tradisyon na nakagawian. Meron tayong mga kultura na nakagawian natin gawin. No? At syempre po, iba yung pagkaka-introduce sa atin dito. So, if we drink from the fountain that Jesus offers us, we will never be thirsty again. Dapat po talaga kamukha ng Samaritan woman, pag-desisyon tayo. Tayo ba ay iinom doon, no, sa tubig ng buhay? Okay? So, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Hindi na muling maiinom. No? Kaya nga ang sabi sa kanya ng babae, sir, bigyan mo nga ako ng tubig na yan. Okay? Kaya pumayag na siya, nanampalataya siya, which means, no, sold na siya na si Jesus nga ang bibigay ng tubig na yan. Okay? And dito po, no, makita natin sa takbo ng kanilang communication, pinakita ni Jesus na siya po ay interesado sa kaligtasan ng pamilya. Pagkatapos mong tumanggap, makamit ang kaligtasan mo, the next purpose of God is to save your family. Kasi sabi niya eh, no, go and call your husband. Kaya nga na-amaze siya lalo. Ba't nalaman ni Jesus na wala akong husband, tapos ang kinakasama ko ay hindi ko husband, at nakalimang asawa na ako. So, dito na naintindihan niya na talagang, ay, siya nga ang Diyos. Kasi ngayon lang niya ako na-encounter. Bakit kilala niya ako at alam niya kung ano yung ginagawa kong kasalanan? Okay? So, lalo siyang naging interesado kay Jesus. Now, paano natin ito i-relate sa ating panahon ngayon? When we preach, no? When we speak the Word of God, definitely, no? Meron po tayong mga heart na natatouch. Kaya nga minsan sinasabi, Pastor, pinaninigan mo ba ako? Pinaninigan ba ako ni Pastor? Ito tulad po itong sakalita na, di ba? No? Talagang nagsalita po sa kanya si Jesus. Sinabi kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung nakaraan niya. Ngayon tayo din po sa pag-preach natin ng word. When we bring the word of God to people, it will surely touch their heart. Because it's God and the Holy Spirit, ay siya po, sila po yung kumikilos para i-touch yun. Kaya hindi lang po ito nangyari dito sa senaryo na to. Tayo man po nangyayari sa senaryo natin na kung nag-preach tayo ng word of God, ang word of God po, double-edged sword, may tinatamaan po yan. No? Kaya po ito yung tinuturo sa principle. No? Pinakikilala kung paano tayo dapat, no, magtrato sa ating Diyos, pag-honor. Okay? Pinakikilala din po ang salvation. Okay? And pinakikilala din po sa ating pag-evangelize na ang pamilya ay importante kay Jesus. Okay? At
Pang-apat, tinuro din po ni Jesus doon sa encounter nila yung principle na yung kung paano natin dapat sambahin ang ating Diyos. Paano yun? Kailan yun, no? The woman asked where to worship God as if she asked what is the true religion. Tingnan po natin sa verse 20. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Sabi niya, kami mga Samaritana, dito kami sumasamba sa mundo. Tayo kayong mga Hudyo, doon kayo sa Jerusalem. No? The woman, sabi ni Jesus, woman, no? Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. No? Pupurihin mo siya, hindi dito, hindi rin sa Jerusalem. You Samaritans worship what we do not know. We worship what we do know, sabi niya. For salvation is from the truth. Okay? Talagang Pinoy out niya. Sinasamba niyo ang hindi niyo kilal. Subalit kami mga Hudyo, alam namin ang aming sinasamba. Yet, the time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers that God seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in the spirit and the truth. So, tinuro niya kung paano ang tamang pagsamba sa Kanya. No? Na hindi na, wala nang, hindi na yan. No? Hindi na sa Jerusalem, hindi na rin diyan sa mountain. Kailangan purihin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan sapagkat dyan sa paraan na yan, napiplease ang Panginoon dyan sa kind of worship. So, kita natin, di ba? This kind of evangelism na in example ni Jesus are complete. No? Tinuro niya kung paanong dapat, no? Dapat i-treat ng tao ang Diyos. Pangalawa, tinuro niya kung ano ba talaga yung kaligtasan, na may kaligtasan, at ang kaligtasan ay nakukuha, walang iba kung hindi kay Jesus lang. At pagkatapos maligtas ang tao, tinuro niya rin na dapat, no, yung pamilya naman ang susunod, sapagkat yun yung kalooban ng Diyos. Kahit nung unang-una pa man po, no, Jesus, talagang God loves the family. No? Hindi niya po hinayaan niya. Nag-isa lang si Adam. And it's not Adam who proposed God na bigyan siya ng pamilya, na bigyan siya ng partner. It was seen, it was sensed by God na kailangan po ni Adam ng pamilya. Okay? At dito po, tinuro din niya na kung papaano ang isang mananampalataya ay dapat mag-worship sa totoong Diyos. Sapagkat God is spirit, so we should worship Him in spirit and in truth. So, kapag po pala ini-evangelize natin ang mga tao, dapat iniikutan natin, dinidiscuss po natin itong apat na bagay na ito. No? How must a believer regard God? Ano po ba yung salvation? At kanyang matatagpuan yun? And we should tell them that God loves the family and want them to be saved to, at kung paano po purihin ang Diyos. Very, very complete and very, very comprehensive po yung pagkaka-evangelize po ni Jesus dito sa babaeng Samaritana na ito. And let us see how this Samaritan woman responded to Jesus. Number one, she felt convicted. Nakapit po siya, di ba? Kasi nalaman niya, uy, alam niya yung ginagawa ko. No? Alam niya.
na ako ay nakalimutan ng asawa. At ako ngayon ay mayroong kinakasama na hindi ko asawa. No? So Jesus reminded her that she had been committing adultery and had been living a disordered life. No? Very, very sadly, no? Hindi po siya kinondemn ni Jesus. Subalit siya po ay nakonvict. So, as we speak the word of truth to the people we evangelize, no? Sila po talaga ay magkakaroon ng conviction para po magbago at para po magbalik sa Lord. No? He made her realize that she needed repentance, na kailangan ng magbago. Kamukha rin po ito nung enkwentro ni Jesus kay Zacchaeo, kung matatandaan niyo po, no? At first encounter niya, no? To be able to see Jesus. In-anticipate ni Zacchaeo kung saan dadaan si Jesus at takbo siya doon at panik siya sa puno. At alam niyo po, worth it yung pagod niya. Dahil siya ay panda, no? Hindi nga niya makita si Jesus dahil matatangkad yung mga tao. So nakikita na lang niya mga braso. Kaya nga, in-anticipate niya. Saan dadaan si Jesus? Nagpauna na siya doon at pumanik siya sa puno. And all that he did is worth it. Why? Pagtapat po ni Jesus sa kanya, tiningala agad siya. At tinawag ang pangalan niya. Zacchaeo, bumaba ka rito. Ngayon din, kailangan pong tumuloy sa iyong tahanan. Hindi mo. First encounter nila, kilala siya ng Jesus. Kaya napatunayan niya na si Jesus ay Diyos. At makita natin, ano? Their first meeting also convicted Zacchaeus. Bakit? Ibinigay niya ang kalahati ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap. At lahat ng nadaya niya, binayaran niya na 4 times. Imagine, no? Siya po na dating mandaraya, tax collector. But as soon as nakilala niya, na-encounter niya si Jesus, like this Samaritan woman, nagkaroon po sila ng matinding conviction at nagbago. Si Zacchaeus, kagad-kagad, no? No? Kagad-kagad, no? Tumalikod sa paggawa ng pandaraya at siya po ngayon ay nagbigay na, no? Ng kayamanan niya at nagbayad dun sa mga binaya. So, that's how the presence of God, the word of God works in our life, no? As we declare, as we proclaim the word of God in the people, eh, ganyan po yung nangyayari sa kanila, no? We just really have to partner with the Holy Spirit as we do this evangelism following the example of Jesus. Pangalawa, ano po yung response ng Samaritan woman? She believed in Jesus. Nanampalataya po agad siya, no? Na si Jesus talaga itong long-awaited Messiah nila. Bakit? Katulad niya Zacchaeo. Bakit alam niya? Bakit alam niya yung mga pinagagagawa ko? Nanampalataya agad siya. Naramdaman niya, na-prove niya sa kanyang sarili. Dahil kaharap niya mismo yung nagsasalita, na talagang ito ang Panginoon. Ito na yung iniintay natin. No? He came to that which was his own, but his own did not receive him. Ano po itong sinasabi ng verse na ito? Si Jesus po, no, dumating at pumunta doon sa mga Diyos, pero ang mga Diyos po, hindi siya tinanggap. Pero itong Samaritana na ito, no, na outside the Jewish people, na sila ay outcast pa, siya pa talaga, nung pinakilala niya yung sarili niya, siya pa tumanggap kaagad. So, tingnan natin, no? And pangatlo po, she left her water pot. Ano pong ibig sabihin ng she left her water pot? Which represent her old way of living. Iniwan niya po yung kanyang buhay. Ibig sabihin,
yung pag-a-adultery niya, iniwan niya po, no? Yung pakikisama niya na hindi siya kasal sa isang lalaki ay iniwan niya po. Kasi ganun po talaga, no? Kapag ka nai-encounter natin ang Diyos, because of the conviction, nagre-repent po tayo, no? Hindi lang sa mga kasalanan natin, kung hindi, nagbabago po tayo ng buhay. Sapagkat sabi yan sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So makita po natin, ito yung mga responses, no? So this change of life should be immediate and should bear fruit in keeping with repentance. Makikita po talaga ang repentance sa buhay natin, no? Makikita po yung mga pagbabago sa atin. At pang-apat at panghuli, ano po ang naging response ng babaeng Samaritana? She told others about Jesus. Nag-witness po kagad siya, no? Sabi niya, I have found a man who told me everything I have ever done. Because of her testimony, all of Samaria came to Jesus Christ and believed in Him. Dahil po doon, hindi lamang nabuwag yung wall, no, between the Jews and the Samaritan, kung hindi talaga pong ang mga Samaritan ay tinanggap si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Many of the Samaritans from the town believe in Him because of the woman's testimony. He told me everything, sabi niya, no? Kaya po anong nangyari? So when the Samaritans came to Him, pumunta sila kay Jesus, they urged Him to stay with them. Ayan, niyaya niya pa doon. Niyaya pa siya doon sa kanilang lugar para mag-stay pa. And He stayed for 2 days. And because of His words, many more believers, no? Many more became believers. Marami pong sumampalataya sa kanya ng mga Samaritan people. Okay? So, naging open po ang salvation sa kanila. Sila na outcast, sila na iniiwasan mga Hudyo, sila po, no, ang nag-welcome kay Jesus sa pamamagitan ng babae sa Panginoon. They said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves and we know that this man really is the Savior of the world. So sila mismo, no, nag-witness na itong lalaking ito na kausap natin for 2 days, siya nga ang Messiah. Siya nga ang tagapagligtas. So tingnan natin. For our conclusion po, no, throughout the centuries, the most effective way of evangelizing has been person to person. Jesus was surrounded by the multitudes, but He looked for the opportunity to speak personally with them. No, kahit na po maraming tao ang sumusunod sa Kanya, subalit Jesus saw to it na talaga po meron siyang personal na encounter with people para po ipakilala sa kanila ang kaligtasan. Ipakilala sa kanila ang tunay na Diyos. Ipakilala sa kanila yung tamang way ng pagsamba. No? So makikita po natin, naging totoo yan sa buhay po ng Samaritana na ma-encounter nila si Jesus at ni Zacchaeus po. We should always grab every opportunity that come along our way to share God and His salvation. Tayo po sa panahon na to, especially this time of pandemic, na ang pandemya pong ito, no, ang COVID-19 po na ito ay parang baha nung panahon ni Noah, na patuloy na nananalanta, nagnanakaw, naninira, pumapatay. Kaya po tayong mananampalataya ng Diyos, higit kailan paman. Ngayon po tayo kailangan kumilos para po ang salvation ay mapakilala po natin sa mga tao sa paligid natin. Huwag na po tayong lumayo. Let's just start with the people around us whom we love, no?
bago po mahuli ang lahat. Ipakilala po natin sa kanila si Jesus. Ipakilala po natin sa kanila ang kaligtasan. Dahil wala pong nakakaalam, kay may bakuna ka, kay wala kang bakuna, hindi mo alam kung kailan po yung time mo. But the most important thing is sila po ay nakatanggap sa Panginoon at sila po ay nakatanggap ng kaligtasan, no? Sapagkat ito pong katawan na ito, no? Katulad ng mga ibang bagay dito sa mundo ito, mapupunta po lahat ito sa pagkabulo. Okay? Pero ang ating kaluluwa ay mananatili. At ang kaluluwa po ay either sa impyerno o sa langit. At kung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, at kung ang ating pamilya po ay tinuruan natin, inilapit natin, ipinanalangin natin, at in-evangelize natin, wala pong imposible. Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Maraming salamat po for this lesson. Tandaan niyo po, ang effective evangelism ay hindi lang po nangyari sa panahon after ng death of Jesus, because Jesus himself showed us how to effectively evangelize. Magandang araw po sa inyo.